left side mo. Ikaw yung outer lane. Unang usad. Sarap ng tunog, Mimin. Napansin ko, torque siya. Parang gusto mong umahon nung unahan. Tapos, iba rin talaga yung tunog ng V-twin engine. Big bike feels. Actually, mas attack mode pa siya kaysa sa nakikita mo eh. Pag ikaw mismo yung nakaupo, mararamdaman mo, medyo naka-attack mode ka talaga. So, in terms of comfort, medyo I imagine na magkakaroon ka ng konting alay dito dahil sinasalo niya yung body weight mo. Pero, clickable siya yun. Hindi siya mahirap igewang-gewang. Ng teting. Sa very low RPM, mapapansin mo may vibration siya. Naka primera tayo. Bukan natin segunda. Woo! Sarap! May vibration pa rin, mga chong! Pero ganda talaga ng tunog nito. Sarap lang siyang bombahin kasi ang ganda talaga ng tunog niya. I mean, 250cc lang siya, pero hindi ko naman sinasabing katunog na siya ng inline for ano, pero may kakaibang gilipi siya eh. Parang naka-Harley na ewan. So kahit na maliit lang yung displacement niya dahil naka-V-twin engine siya, matidistinguish mo talaga yung kaibahan. And meron talaga siyang, yun nga, yung sinasabi ko, psychological effect na para bang big bike yung sinasakyan mo. So ang prince na prenohan, kaya lang dahil wala siyang sleeper clutch, hindi ganun ka-smooth yung engine braking nito. Yan, gaya nga na sinasabi ko, mga ilang minuto ko na siyang iniikot-ikot dito sa loob ng Intramuros. Though hindi tayo pwedeng magmabilis, no? Pero ayun nga, meron na tayong alay na nararamdaman sa wrist natin. Sa balakang wala naman kasi medyo nasa tapat ng petan natin yung foot peg. So yung balakang natin okay naman. Medyo dito lang may ngalay. Pero I think makakasanayan yan. San bro? Diretso? So there's just something I wanna point out, no? Yung big bike feels... Well, ilagay natin sa gantong perspective. Kapag galing ka na sa big bike or dati ka nang nagbi-big bike, ganun, at inupuan mo to, well, sasabihin mo, it's still not a big bike. Parang ganun. Yes, it sounds better, a lot better than a single-cylinder engine, but yeah, the dimensions are a little bit similar to yung mga middleweight division na mga big bikes. Pero, it's still not a big bike. Yung ganun pakiramdam. Pero, kung nasanay ka naman sa slow displacement. Kung nasanay ka naman sa slow displacement at unang upo mo dito, big bike feels talaga. Yun yung magiging impression mo. Siyempre, nasanay ka sa mas maliit na displacement and nasanay ka sa bug na tunog eh. Alam mo yan, yung tunog ng single cylinder. So, pagdating dito, talagang maliban nga dun sa laki niya, na medyo magbibigay sa'yo ng impression na malaking motor yung dala mo, is yung tunog. Pakiramdam mo talaga big bike. Yun ay kung hindi ka naman sanay sa ganitong klaseng displacement. San bro? Diretso? Okay, madali ko lang nagamay yung saktong bitaw ng clutch at saka ng simulator sa take-off. Torque talaga siya. Torque talaga. Ganito ng tunog nito kung ikukumpara mo sa Ninja 400 na 2-cylinder. Ano pa ba yung mga 2-cylinder na na-review na natin? Yung 502C ng Benelli, yung 500R ng Vojay, at saka yung 500DS ng Vojay. Puro 2-cylinder engines yun. Pero iba talaga yung tunog nito. Medyo may kiliti talaga sa tenga. Suspensions are good, pero para sa akin, nandun pa rin siya sa medyo stiffer side. So, this would be one of the best fairings na madadala natin tong motor para subukan yung suspension, no? Let's see. Okay.
yung clickability niya, okay naman. Medyo may nararamdaman kang bigat kasi malaki yung gulong, tapos mabagal yung tangko mo. Pero hindi yung parang persado yung pakiramdam mo. Yun lang medyo, gaya nga na sinabi ko, okay naman yung suspension niya, pero medyo stiff siya. Hindi naman yung stiff na stiff. Pero definitely, hindi ito yung may pinakamalambot o pinakamasarap yung talagang suspension. Woo! Stay classic! Old school, baby! Sarap-sarap ng tunog! Hirap hanapin ang neutral nito, ah. Accidentally, dumikit tayo dito. Kainit! Napaso yata ako, ah. Hindi na ako sexy. Hindi na makinis yung kita ako. Ang init ng engine, nararamdaman ko talaga. Ganito. Oo. Lalo na kagabi. Alam mo bro, yung pakiramdam na ano, first time mo palang sampahan pero pakiramdam mo dati mo na siyang motor. Di ba, normally pag motor ng iba, may kakapain mo ng konti bago mo magamay, di ba? Ito, pag unang ano mo palang, feeling mo sayo eh. Parang matagal mo na siyang ginagamit. Abangan nyo yung review natin, ah. And share nyo na rin kapag ka na-upload na.